time check is 11. So 3 to 4 hours pa kami mag-iintay. And ikutin muna namin tong Dotonbori to see if kung ano makikita namin, kung ano makakain namin dito. So ayun. Iniwan na kami. Nag-video-video na siya ng mga trend. So kami tutunan lang ni Mama tsaka ni Freya na nandito. So ayan, i-check niya. Ayan, Google Maps sila, Google Maps. Hanapin namin yung mismong Dotonbori main. Len? Ayan, so from Wilina Hotel kung saan kami nag-check-in, 10 minutes walk mapuntang Dotonbori. Pwede na guys. Kasi hindi naman ganun kamahal yung hotel namin. Nakuha pa namin siya sa Agoda. So mas may less pa siya. Discounted pa siya sa araw na yun. So pakita ko na lang sa inyo dito siguro, dyan. Lalabas yung price. Or lagay ko rin sa description kung magkano yung hotel na nag-gastos namin dito sa hotel namin dito for 3 days, 2 nights sa Osaka. So ayan, let's go! Ito na naman tayo guys sa panibagong vlog. Welcome to my channel. Kung bago kayo dito, and hope you subscribe to help me grow my channel. On this day, akala namin nasa Dotonbori na kami mismo, pero itong kalsada na to ay ang Nipponbashi. Isa din itong kilalang covered public market dito sa Osaka na tinatawag na Kurumon Ichiba Market. Ito ang bilihan ng mga fresh seafood at masarap na wagyu. I also recommend visiting this place aside sa sikat na Dotonbori. Nakakatuwa makita ang iba't ibang turista at local vendors dito. Swerte din na naligaw kami at na-experience makadaan sa market na ito. If you love seafood, then this is the perfect place for you. You can get the fresh sushi or sashimi here. Dami din mga king crabs at kung ano-ano pa. May mga murang bilihin din dito ng damit guys, kaya sulit din ang pagbisita dito. At itong type ng market na ito ay di lang makikita sa Osaka. Marami rin tulad nito sa Tokyo gaya ng Oyama Market malapit sa Ikebukuro. If you want to experience walking or shopping sa ganitong type of market, I recommend doing that para ma-support din naman natin yung mga local vendors sa Japan. Makakabili din kayo ng pasalubong or souvenir sa market na ito guys. If magawi kayo dito or di kayo makahanap sa Dotonbori, the souvenir pasalubong shop offers different kinds of treats gaya ng sikat na Tokyo Banana. Hi, oishi number one Kobe beef. I Japan Wagyu beef made in Seattle. Ano in order mo? Ano ba? Ano mito? Mito. Ato may ko. Please call the money, please. Okay. Call the money, please. Okay.
thank you. At Wang Chul. Thank you, Isai, okay? Welcome. We tried the Kobe beef. Masarap siya with or without the barbecue sauce. Each steak cost 1,000 yen. And of course, you can also try the Wagyu and the price is 4,000 yen per steak. So pricey siya, so expected, but for sure, at definitely masarap talaga siya. At pagkatapos namin lakarin ang kalsadang ito, we finally figure out kung saan ang way padutong Bori. Makikita nyo din dito ang sikat na Big Camera, which offers wide variety of products gaya ng electronics, medicine, cosmetic, at kung ano-ano pa. I recommend visiting this store. Finally, we are here in the Tonbori. Sobrang daming tao, guys, and most of the stores ay may mahabang pila. So you need a little bit of patience talaga. This video was taken in September, guys, so medyo mainit ang weather. If you not want the heat of the summer, then you can visit Osaka during spring or autumn season para malamig-lamig na. Guys, ayan na. Sa Ichiran na, Ichiran na. Saan tayo, ma? Saan tayo? Ha? Ito na kami sa Osaka, guys. Let's go. Hi. Vanilla. Ready? Ah, guys, nandito na tayo ngayon kay Glico, ang pinakasikat ng place dito sa Japan. As you can see, guys, madaming pwedeng pagpilian na kakainan, pero we really wanted to try the okonomiyaki and takoyaki dito sa Osaka dahil bilang dito na rin nag-originate ang dalawang pagkain na ito. Recommended din sa amin ni Hide dahil nga masarap daw. Makikita nyo din na madaming stores na nag-offer ng pagkain na ito. Hindi kami nakapag-try na ng iba dahil sa sobrang haba ng pila gaya ng gyoza. Madaming pwedeng gawin dito gaya ng pagsakay ng boat or pag-shopping doon sa Don Quixote. Di na kami pumasok sa Don Quixote since meron din naman ito sa Tokyo, pero isa din ito sa sikat na discount store sa Japan. Pero you can purchase items tax-free pag umabot ang pinamili nyo ng 5,000 yen pataas. Make sure, guys, to always bring your passport since requirement siya. Oh,
Finally, kakain na kami. Kita nyo guys, ang laki ng mga taco or octopus. Sulit na sulit ang pagpila namin dito. Recommended talaga. Guys, iba talaga pag authentic na takoyari. Ito na nga yung loob, oh. Dito. Solid, no? Masakasak pa. Masakasak pa. Yung authentic na takoyari, guys. Ang laki. Masakasak. Grabe. Kusog guys. So, sulit. Bus. Sibot, guys. Ito yung store nila. Yan. Pasokit doon kami pumasok, kumain sa loob. Let's try namin tong baril-baril. Hindi mo makakapul, alam mo kung bakit. Hindi mo gumagano'n siya yung baril. Hindi siya as... Tama. Try nga. Wala nga. Kailangan nga sa baba. Sabi na sa'yo eh. Kamati. See you next week, guys. Get set to more. Juyen. Pero ang presyo, 500 yen. Dugi tayo na na. Hours later. May ito na, oras na. Oras na para magpahinga. Pagod na kami ang kahigot. So, pahinga muna kami pagka-check-in. So, mamaya ka po, pagbalik ni Hile. Tour na ulit kami dun sa Luton Board. Okay, so guys, room tour tayo, no? So, dito yung entrance. Kanina. Pasok yung CR agad. Simple lang. Ayan. Simple lang yung CR, so may mga towel, may full-size mirror dito paglabas yun ng banyo. Tapos, ito na, simpleng kwarto lang. Tutulugan lang naman namin ito eh, kasi lagi kami nasa labas, bukas nasa Universal Studios kami. So, ayan, simple lang siya. 2 single bed with 1 TV, 1 split-type aircon. Tapos yun, may ref. Ayan, nakatulog kami guys, parang... 2 oras ata ako nakatulog.
Tapos ngayon, nandito na si Higit dito si Ma'am. Kakain muna kami dito. Okay. So doon kami galing, guys, 'di ba? So naglakad lang kami papunta diyan dito. Ayun. Ito na yung Zen. Ayun. Beside Sukiya. Second floor. Super solid dito kayo, guys. Medyo pricey siya pero pwede na. So ayun, no, after kain, lakad ulit, guys. Lakad lang ng lakad dito sa Japan. Kaya dapat ready ang mga binti at panyo kapag punta kayo dito. Anyway, if di kayo makakuha ng magandang picture with Glicoman sa dami ng tao sa umaga, you can also try sa gabi. As you can see, wala na masyadong tao, guys, pero maliwanag sa dami ng streetlights at ilaw sa mga stores dito. Di rin masyadong crowded na sa buong Dotonbori ng ganitong oras. Kaya nag-enjoy kami maglakad-lakad dahil di na rin ganun kainit. So, there you have it, guys. This was our first day in Osaka. Hope to see you on my next vlogs. Mata ne!